gumawa po kami ng video para humingi po ng tulong kasi po natatakot na po kami dalawa. Ito po, dalawa po kami natatakot na baka mas lalo pong lumala yung sitwasyon. Welcome back again sa aking YouTube channel. So today guys is pag-usapan natin yung coronavirus kasi alam naman ng karamihan na nandito ako sa China. So lalo na yung family ko at mga close friends ko nag-worry about sa kalagayan ko dito ngayon. Kung safe ba kami sa coronavirus, kung ano na ba. Kasi alam naman natin lahat na ang coronavirus is nanggaling dito sa China talaga. So, na kumakalat na sa ibang bansa. So, hindi nila alam na napakalaki ang China. So, mas malaki pa sa Pinas. Sobrang laki as in. So, hindi basta-basta hindi basta-basta sabihin ng lahat na yung ibang mga Chinese binubuli na. Lalo na pumupunta sa Pinas, ang daming galit sa mga Chinese kasi pumupunta daw sa Pinas nga nagdala ng sakit na coronavirus, ganun, binuboli nila. So, hindi naman lahat, guys, na mga Chinese is mga masasama. So, meron din, di ba, katulad natin mga Pilipinos, meron din mga masasama, meron din mga bababait. Ganun lang din ang mga Chinese, guys, hindi parehas lahat. So, kaya guys, imbis binibulin nyo lahat ng mga Chinese, ipagdasal na lang natin na hindi lumala yung coronavirus na nandito sa China kasi dito naman talaga nagsimula yung virus na yan. So, nadadamay lang yung ibang mga Chinese na mga walang alam, lalo na pag pumupunta sa Pinas, binubuli, sinasabi ba't pinapasok pa yung mga Chinese dito na nagdadala ng sakit, ganun. So, wag naman ganun, guys. Sana naman maintindihan ninyo lahat na hindi yan. Hindi lahat ng mga Chinese na may mga sakit na coronavirus. At hindi naman sila talagang hindi naman lahat ng mga Chinese is yun nga, masasama. So, ngayon, guys, may nakita akong post sa Facebook na humihingi sila ng tulong na dalawang Pilipino sila na galing. Nandun sila sa Hubei province, which is yung province ng Wuhan. So, yung Wuhan, guys, is a city yan. Tapos, yung dalawang Pilipinos na nandun is nasa Jingzhou. So, malapit lang yung Wuhan at saka Jingzhou, guys. Jingzhou. Basta ganun, Jingzhou. Ano lang siya, 90 minutes away lang daw ang biyahe. So, medyo sobrang lapit nila doon. Kaya, humihingi na sila ng tulong kasi nag-uubusan na ngayong mga stock ng pagkain doon. So, at hindi sila priority ng gobyerno kasi alam nila na foreigner sila at priority ng gobyerno is yung mga Chinese. So, humingi sila ng tulong. Hindi ko alam, guys, kung na-rescue na ba to sila kasi kanina ko pa nakita yung video nila about doon na humingi silang tulong at hindi ko rin totally na nakita sa kanilang account na upload kasi nakita ko siya, re-upload na siya. So, sana makita to sa dalawang Pilipinos na humihingi ng tulong. Sana mag-comment sila down below tapos makipag-communicate sila sa akin baka may maitulong akong kahit kunti at hingi din ako sa iba kong kaibigan para kung gusto nilang tulong na kunti, kaya namin ibigay, maibigay namin kasi mas madali lang naman magbigay ng tulong dito guys through cash, through WeChat. Kasi online lang niya, madali, sobrang dali lang. So anytime kung may pera ka sa WeChat, bigay mo lang sa kanila, i-transfer mo lang sa kanila. Sobrang bilis lang guys. So sana mapanood nila tong video na to at mag-comment sila down below at na sila yon para mabigyan ko sila ng kahit kunting tulong kasi hindi ko talaga nakita yung totoo nilang account na sila nag-upload kasi nakita ko re-upload na din. So hindi naman nilagyan yung kanino yung galing na video na yon. So
sa lahat ng mga pamilya ko sa Pinas na nagwo-worry sa akin kung safe ba kami dito sa coronavirus, safe lang po kami kasi sobrang layo namin sa Wuhan City. Yung Wuhan City kasi guys is nasa central part siya, central, sana ba yan? Nasa central part siya ng China. So kami is Chengdu sa amin, nasa southwestern part of China kami. So sobrang layo guys, kung magta-travel kami through car, 14 hours ang biyahe. Kung by train, I think mga 12 or ganun, 10 minutes, ganun ang biyahe kung mag-through train. Pero kung airplane, hindi ko alam kung airplane, mga ano lang siguro, mga 6 hours siguro ganun or 5 hours, basta ganun. Basta ang alam ko is true car kasi sinabi sa amo ko, sabi niya, don't worry daw kasi sobrang layo natin doon sa Wuhan City. Pero hindi tayo kampante na lalabas tayo, hindi mag-wear ng mask. So, hindi naman ako mahilig lumalabas guys, pero sinasabi ng amo, once na makalabas ako, kailangan ko mag-wear ng mask para aware lang tayo sa sakit na virus. So, yun na nga guys. Kung gusto niyo panoorin yung video na yung humihingi ng tulong na nasa Wuhan City, so keep on watching guys at i-insert ko dito. At sana mapanood to sa dalawang Pilipinos na humihingi ng tulong at makabigay ako kahit kunting tulong man lang sa inyo. So, yun na nga guys. At ito na yung video nila na humihingi ng tulong. Ayan po, magandang umaga po. Ang oras po namin, ginawa po namin video na to is 3:41 ng umaga po. Gumawa po kami ng video para humingi po ng tulong kasi po natatakot na po kami yung dalawa. Ito po, dalawa po kami natatakot na baka mas lalo pong lumala yung sitwasyon. Tapos lumala ng lumala, baka hindi na po kami makalabas lalo at saka baka mahawaan po kami. Hanggang ngayon po okay naman po kami, wala naman po kaming mga senyales ng sakit. Kaso natatakot lang po kami, baka sa susunod na araw baka magkaroon na po kami. Kaya sana po matulungan niyo po kami, kung sino man po makatulong sa amin, sana po ganit matulungan niyo po at makalabas po kami dito ng maaga kasi nag-aalala na po yung pamilya namin at saka kami rin po nag-aalala. Yes. Tsaka kami lang po yung Pilip. Dalawa lang po kami na foreigner dito sa Chengdu City. Opo. Dito na part ng Hubei po. Tsaka 90 minutes away lang po kami sa Wuhan. Opo. Kami na lang po talaga dalawa na Pilipino dito. Tapos, nagmi-meeting na po yung mga higher ups namin na dito kung saan kami nagkatrabaho kasi nagkakaubusan na po ng supply. Pagkain, tubig. Opo. Paano po kami sa mga susunod na araw? Tsaka, paano po yung aming... Paano po if may mangyayari po sa China na hindi na po kami na makaalis? Ngayon, lockdown po yung city namin. Lockdown po yung Wuhan. Lockdown yung Chengdu, yung iba pa. Tapos, paano po baka dumating po yung panahon na yung buong China po talaga yung magiging lockdown? Paano po kami makakaalis po? Wala naman po kaming mga sakit po. Opo. Tsaka po, sana po, kung mabigyan po kami ng action, meron po kasing, hati po kasi ang mga decision namin, lahat, tulad ng, ano, merong may ayaw gusto mag-stay, at saka may gustong umalis. Ngayon po, sana po, sa mga gusto pong umalis, o ano, sana po, bigyan po natin ng, ano, tulong po sila. Kami rin po talaga, kami ang, ano, gusto namin talaga umalis po talaga dito kasi nahihirapan na po kami. Kinakabahan na po kami, ano pa po sa susunod na araw, ano po mangyayari. Yun po ang kinakatakot namin. Tumataas yung bilang ng mga infected. Opo. Tumataas yung bilang ng tumataas mga namamatay. Tumataas po. Kaya tapos, kinakabahan kami. Sana po, ano, maintindihan niyo po yung nararamdaman namin. Wala po kaming intention. Namang takot. Opo.
Tsaka hindi nakikita po namin yung totoong sitwasyon, yung actual na sitwasyon dito po kami. Opo. Nakikita po namin, hindi lang po videos yung mga nakikita kami, namin dito kami sa China. Mismo. Nakikita talaga namin yung actual na nangyayari. Nangyayari po. Tapos yung umupunta po kami sa, ano, nagtangka po kaming lumabas. Opo. Ngayon po, pagtangka po namin lumabas, Sa city. Hindi kami hinatid sa train station sa sobrang takot ng taxi driver. Hindi kami hinatid sa mismong train station. Naglakad pa po kami papuntang train. Ngayon, pagpunta po namin ng train station, hindi po kami pinalabas. Sabi, lockdown na po yung ano namin, yung lugar namin. So, doon po kami. Ngayon, pag uwi po namin, wala po kami mahanap na taxi. Wala po talaga para kami na nun. Para na po ghost town yung aming opo, city. Wala na po talaga. Kaya kinatatakot po namin talaga na baka lumala pa po. Sana po magagawin nyo na po ng action hanggang maaga pa po. Opo. Hanggang hindi pa po kami nahahawa or na ano. Nawahan. Opo. Tsaka ang hirap po nito kasi kami lang po talaga yung ano dito, Pilipino. Tapos opo, kami lang po yung foreigner. Paano yung darating ng mga araw po na magkaubusan, alam naman po namin na hindi kami yung priority ng government nila dito. Tsaka hindi din po kami priority ng government natin siguro kasi yung priority po nila is yung taga-Wuhan. Sana po lahatin na lang po natin kasi pare-pareho na lang man tayo. Pare-pareho tayong Pilipino po. Mga Pilipino. Dalawa lang po kami. Hindi po namin alam kung paano na po mag-iisip ng maayos. Opo. Kasi wala kaming mahihingan ng tulong na iba. Wala Opo. Kaming ibang mahihingan na tulong po. Opo. Sana po, mabigyan niyo po ang pansin at saka i-share niyo po itong video at makarating din po sa mga kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara po, Presidente Duterte, sana matulungan niyo po kami. Ma-actionan po niyo kami hanggang maaga pa po, hanggang hindi pa po kami nahahawaan. Huwag na po natin hantayin na mahawaan kami. Kasi hindi po kasi basta-basta po kasi yan eh. Hanggang apat na araw lang po yung buhay ng tao kapag nahawahan po. Tapos hindi po natin basta-basta kasi sasabihin natin huwag kayo lumabas. Hindi mo naman po pwede na sinasabi mo hindi ka lalabas kasi kailangan mo bumili ng pagkain. So, lalabas ka rin po talaga. Sinabihan na din kami dati ng GM before kami nagtangkang umalis na kailangan na naming umalis talaga. So, meaning critical na po yung sitwasyon namin dito. At ayun lang po, salamat po, sana makarating po kay Sir Duterte tsaka Bentol. Tsaka yung sa mga tao na sabi nila na okay pa sila, baka po okay kayo dyan kasi po is kung malayo kayo sa Wuhan, either malayo kayo sa Hubei, kaya okay kayo. Or kayo po yung priority ng government, either government ng China or government ng Philippines. Kaya kayo, ganun. Pero kami lang po dalawa dito. Opo, dalawa lang po kami. Sana mabigyan niyo po kami ng pansin. Salamat po. God bless po. Sana maging okay po kami dito. Pag-training na rin lang po kami. Salamat po. Maraming salamat.